Hi, ako si Pax. In this video, pag-uusapan natin ang isa sa biggest issues na na-experience ng musicians pag nagpe-perform sa stage. Monitoring, or basically, hearing the sound coming out of your instrument. And I assume, it's still a big mystery para sa karamihan kung bakit ginagawa ito ng mga artists. Or bakit sila may suot na earphones? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. And this is the Chemophone wireless in-ear monitoring system. We will review this gear and at the same time, I will explain to you guys how monitoring works. Game. So let's start by talking about the PA system or public address system. I'll explain this as simple as possible, okay? So in live performances, typically yung instruments natin ay voice, guitars, keyboards, tsaka drums. Now these instruments are either mic'd or connected through a DI papunta sa isang mixer. And the mixer is controlled by a sound engineer. Siya yung nagtitimpla ng tunog para okay yung levels at quality ng sound. And after that, sa same mixer na to, nakakonect naman yung mga speakers para marinig ng tao yung tunog ng banda. Now, generally, we can classify the speakers to two. Una, yung loudspeakers, and pangalawa, monitoring speakers. Yung loudspeakers, yun yung nagbabato ng tunog ng performer papunta sa audience. Madalas, nasa harapan niya ng banda at nakaharap sa mga tao. Minsan, sa malalaking venue, nakasabit pa yan, tapos mayroong malalaking subwoofer sa baba. Yung monitor speakers naman, speakers din ito na nasa harapan ng banda pero nakatutok naman sa performers. Ito naman ay para marinig nila yung mga sarili nila. Madalas, mga wedge type speakers ito na nasa lapag. Tapos meron ding isa na nakatutok mismo sa drummer. Kaya ginagawa ito ng mga musicians kasi tinuturo nila yung monitor para lakasan dahil hindi nila marinig. So pag nasa gig kayo tapos merong sound tech and nakita nyo na may mga floor monitors, pwede nyo i-communicate yun dun sa engineer para marinig nyo yung sarili nyo. Now the next question is, magkatunog ba yung lumalabas dun sa loudspeakers tsaka monitor speakers? Well, depende sa engineer yan. Pero ideally, pwede mong ipa-isolate yung instrument mo tapos i-out siya dun sa monitor nakaharap mo. Kung marami yung monitors, pwedeng tigi-tigi sa kayo tapos instrument nyo lang yung naririnig. Or kung mas specific yung kailangan mo, pwedeng ang naririnig mo sa monitors mo is yung gitara mo, tapos yung drums, and then yung bass. So iba-iba yan, depende sa artist. Kaya maganda na nagdadala kayo ng sarili nyong tech kasi yung tech nyo, siya yung magko-communicate nun dun sa engineer. Ang simple lang nung idea, di ba? Pero ngayon, dito na papasok yung problema. Live monitor speakers have limited area of coverage, kaya madalas 3 or more yan. At kung hindi ka nakatayo directly sa tapat ng monitors, hindi mo maririnig ng mabuti yung output nito. This is one of the biggest problems for band members na gumagalaw at tumatakbo sa stage. E di lakasan na lang ng engineer. Now, ito yung second problem, feedback. Kasi kapag sobrang lakas naman ng monitors, mapipick up yun ng mic kasi yung wedge type speakers, kaya ganun yung shape nila, para nakatutok ng parang 45 degrees papunta dun sa artists. Tapos, pag sobrang lakas nyan, syempre babato yun dun sa mic, magkakause yun ng feedback. Kaya yung mas ideal na solution dito ay pagsuotin yung musicians ng individual monitoring systems nila through earphones or what we call in-ear monitoring or IEMs. This system involves a transmitter connected sa output ng mixer and then yung tunog ng banda ay wirelessly sinesend sa isang receiver na may earphones. So with the IEM system, wala kang feedback, malinis yung tunog at pwede kang magtatakbo sa stage. Kaso, most of the time, mahal yung system na to kaya usually mga big time bands yung makikita nyo nagsusuot ng IEMs. So, Chemophone sent me this budget wireless monitoring system para i-review. So, tignan muna natin quickly what's inside the box and we will test it later. So, in the bag, we have two receivers and a set of IEMs. Yung IEM ay universal fit that seals your ears para focused yung hearing nyo. Walang nagli-leak in, nagli-leak out. Included din ay different sizes ng earbuds kasi iba-iba tayo ng laki ng butas ng tenga. Now, kapag sinusuot nyo to, yung mga IEM, meron silang hook that you will wrap behind your ear. Ayan. Para hindi matatanggal kahit gumalaw-galaw ka. Ha. Now, let's check out the devices naman. One is a transmitter and the other is the receiver. Itong transmitter na kulay black, ikinoconnect to sa monitor output ng mixer. Meron itong 3.5mm jack na kasing laki ng mga earphone jack sa laptop or mobile phones. Pero kadalasan yung mga mixer, 1/4 inch jack yung output niyan, kaya may kasamang 1/4 inch plug adapter para pwedeng i-convert. Also included is an extension adapter if masikip sa mixing console. So, ayan. Dito naman tayo sa receiver. So, itong receiver ay merong 3.5mm plug, which is the common size of plugs ng earphones and headphones. Ito, katulad nito.
So if you have a really nice IEM before, pwede mo itong gamitin dito. So the receiver has a belt clip. So ideally, i-hook nyo yan sa belt nyo para secure. So let's talk about the buttons sa receiver. Sa right side, you will see na you have a power switch and the volume keys. The power switch is pretty straightforward, off and on. So sa volume naman, you have volume up and volume down. Ngayon naman, let's talk about connectivity. So the range of the system has a radius of 20 meters. Ibig sabihin nun, 20 meters yung pwede mong ilayo, paikot mula dito. Well, yung distance na ito ay kung saan they assure na walang volume drop or yung napuputol-putol yung tunog. So turning both devices on, you will see LED lights glow. There are two sets of LED lights, channel indicator light and the power display. So sa channel indicator light muna tayo and the channel button. So this device uses 2.4 GHz wireless transmission with high signal stability, low interference, and short audio delay. Yun yung sabi sa specs. Now, connecting the receiver and the transmitter is very simple. So by pressing the channel buttons, pwede tayong pumili from 6 channels. Ngayon, dapat parehong channel yung nakaset sa both devices. So sa ngayon, parehas sila nakaset ng channel 4. So pakita ko yung example pag hindi sila parehas. So pagawin ko tong 6. Ayan. Pagka magkaiba sila ng channel, makikita nyo na nagbi-blink yung ilaw. So ibalik natin to sa channel 4. We just have to press it again. So babalik ng 1. So 2, 3, 4. And makikita nyo na mag-stop mag-blink and parehas na silang connected. Now sometimes merong mga channel dito na mag-interfere sa wifi ng area nyo or other devices emitting signal. So if you ever encounter that issue, magpalit lang kayo ng bagong channel sa both devices para malinis yung tunog. Dito naman tayo sa power indicator light, pretty straightforward lang to. So makikita nyo, red, blue, blue, green. Pagka green yung ilaw, ibig sabihin near to 100% kayo. Kapag red na lang, ibig sabihin malapit na mag-low bat. At pag malapit nang mamatay, nagbi-blink na yung red light na yan. Ito yung example pagka hindi na full bat. Now, we pretty much covered everything about how to operate this. Now, it's time to test this. At papaganahin natin to with a real band in a real gig. That means, lalabas tayo ng studio. Bibis lang ako. Jacket. Ulit tayo ng black na cup kasi ayaw ko madumihan yung white cup ko. At syempre, dadalhin natin tong Kima Fan. Tara, let's meet my friends. So we're in the La Salle University and today we are with... Any name's okay. Tara, pasok tayo. This is the band room. So, any name's okay. Hi, any name's okay. We're hungry. So today yung magte-test ng wireless in-ear monitor system natin is si Sophia, one of the vocalists ng Any Name's Okay. Okay, so ito yung tatry natin gamitin for your gig today. This is Kima Fan. Meron silang wireless in-ear monitor system. And so in the package, so this is the receiver. Ito, isusuot mo yan sa'yo. So meron niyang belt. Mamaya mo na isuot, hawakan mo lang. Itong isa naman, ito yung kinoconnect natin sa mixer. So ito yung in-ear monitors natin. First natin gagawin is you're gonna try kung tamang size ba yung buds. Kasi ang sabi ko nga, dapat snug ito. Dahil mamaya kung gagalaw pa, okay, di ba, tatalon ka sa stage. Dapat di siya matatanggal. Ayan. Medyo malaki siya. So mamimili tayo dun sa dalawa pang pares ng earbuds. So we have here three different sizes. We have small, medium, large. So Sof, kanina ito yung gamit mo, yung medium. Yeah. So probably? Yeah, so small lang. Okay. Sorry yung bagay. And yung ano, 10, 9, 8. Pressure. Yun. So fit ni Sof ngayon kung kasha na ba? Yan, ayun, sakto. Ipwesto lang natin na mabuti yung IEM. So ideally, ang magandang posisyon niya is yung wire nasa likod. So, higayin natin sa may bandang likod. Parang kwintas to kunyari, Joke lang. Joke lang. TS and Troy! Ano yun? His high school music. TS and Troy? Tapos, soft palagay sa loob ng shirt sa likod. Yon. Tapos, meron tong clip na pwede nyo ilagay sa likod. Yan. Para secure na secure. O, yung buhok. So ngayon, ito na yung end ng IEM. Ito yung receiver natin. Lasaksak natin yan dito. And secure natin. Kung may belt or ano, yan. And lastly, yung gagawin natin is to sync yung devices sa tamang channel. So, tanggalin mo muna para makita nila. Buksan natin parehas. O yan, iilaw siya. So, mamimili tayo ng channels. Ano favorite number mo? 1 to 6? 2. Oh, 2. So, punta tayo ng 2. So, ayan.
click lang ng click. So, ayan. At this point, actually, sync na to. Ang kailangan na lang is isaksak natin to sa mixer. So, now we're at the stage. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung stock monitoring system ng mga sound system. So, ito yun. This is what we call the wedges. Dito, marami yan. Pakita natin. There's one. So ideally, every musician, every instrumentalist, pwede kayong mag-request na, hey, I'm the vocalist, dito ako. So, they can assign me this. Now the problem is, you can set this up to some sort of like point of volume na hindi magbibilid sa mic ko. And that's the problem we always have. Okay, so yan lang muna sila mag-setup. Pupunta na tayo dun sa booth para ayusin naman yung in-ear monitor system ni Sophia. As you can see, she's now wearing it. There you go. Let's go.